Balita mula sa lalawigan ng Abra, nasugatan ang 17 pasahero ni isang pampasaherong jeep na nasangkot sa road crash kahapon sa barangay Balbalokok, Katakdegan, Manabo, Abra. Batay sa report ni Marcelino Mangad ng Salapadan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na naunang nag-responde sa naturang aksidente, 3 pasahero na pawang residente sa Buklok, Abra ang malubang nasugatan at isinugod sa isang pagamutan sa kabisera ng Bangged. Samantalang 14 na pasahero naman ang itinakbo sa Rural Health Unit sa Manabo para magamot. Batay sa report ng Manabo Municipal Police Station, galing ang jeep sa Bangged at patungo sa Buklok at habang matulin na binabaybay ang kalsada sa bahagi ng barangay Balbalokok nang bigla nawala ng kontrol ang driver nang may makasalubong na sasakyan. Nagresulta ito sa pagkakahulog ng jeep sa gilid ng kalsada na ikinasugat ng mga pasahero nito. Wala namang nasawi sa naturang sakuna. Mabilis namang nagresponde sa pinangyarihan ng aksidente ang mga personnel ng Manabu Municipal Police Station, Buklok MDRRMO, Bureau of Fire Protection at Rural Health Units mula sa Salapadan at Manabu, Abra. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. 5 kasapi ng Daulay Islamiyah Magid Group at 3 komunista mula sa South Cotabato ang voluntaryong sumuko sa Task Force Gensan at sa 105th Infantry Battalion sa Surala, South Cotabato. Habang 5 BIFF mula sa Karyalan Faction ang sumuko rin sa otoridad sa Mama sa Panumagintanao del Sur. Ang 5 dating membro ng Daulay Islamiyah Magid Group ay pawang residente ng Pulumulok, South Cotabato. Formal silang sumuko sa Task Force Gensan at isinuko ang mga gamit nilang armas, 2 units ng Uzi submachine gun at mga bala. Habang ang 3 mga dating terorista na miyembro ng Far South Mindanao Region ay sumuko naman sa mga tropa ng 105th Infantry Saifullah Battalion na nakabase sa Sitio Matinong, Barangay Little Baguio, Surala, South Cotabato. Isinalong nila mga gamit na armas, isang unit ng Colt AR-15 rifle, isang unit ng caliber 45 pistol at isang Garand rifle. Ang 8 sumuko ay formal na ipresenta ni na Westmincom Commander Lieutenant General William Gonzalez, 6ID and JTF Central Commander Major General Alex Riliera, Brigadier General Alex Santos, Commander ng 1st Mechanized Brigade, Colonel Ruben Aquino, Commander ng JTF Gensan, at Lieutenant Colonel Dante Gania, Commanding Officer ng 105th Infantry Battalion, kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa South Cotabato Capitol. Samantala, 5 BIFF Karyalan Faction din ang sumuko sa 33rd IB sa Barangay Zapakan, Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Labis na pinapupurihan ni na 6th Officer's Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangkog at Mama sa Pano Municipal Mayor Ahmad Ampatuan Jr. sa pamamagitan ni Honorable Dato Anwaruddin Maki Ampatuan. Ang pagsukong ito ng 5 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa maunlad na bayan ng Mama sa Pano, Maguindanao del Sur. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, this is RH. Ako si RH19, Jundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nalunod at namatay ang isang 27 anyos sa tauhan ng Philippine Coast Guard na may ranggong apprentice seaman na kabilang sa Search and Rescue Training o WASAR na ginanap sa Palawan. Sa initial report ng PCG, ito ay biglang nawala ng malay sa ginawang 100-meter swim kung saan agad itong binigyan ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. Ayon sa PCG, naitakbo pa ito sa pinakamalapit na ospital para sa medical assistance, ngunit idineklarang wala ng buhay ng attending physician dahil sa hypoxic ischemic encephalopathy secondary to a submersion injury and subsequent arrest o yung brain damage dahil sa kawalan ng oxygen at pagkalunod. Kaugnay nito, agad ipinag-utos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ang agarang suspension at pagpapahinto sa lahat ng water search and rescue training ng PCG kasabay ng ginagawang investigasyon ng Coast Guard Special Operations Force at pag-review sa safety procedures at protocols. Ani Gavan, ito'y para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng PCG personnel na nagsasanay para maging first responders. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
Matagumpay na nailigtas ang limang pasahero ng isang bangka na lumbog sa karagatan sakop ng Polillo, Quezon. Ayon sa reporta kahapon ng Philippine Coast Guard ng Southern Tagalog District, patungo sana ng Port ng Real, Quezon ang manasabing motorbangka upang mag-deliver ng isda nang abutan ito ng masamang panahon sa karagatan malapit sa sitio Macnit, Barangay Languin, Polillo, dakong alas 3 ng hapon. Sakay nito ang limang mangingisda na nakilalang sina Engelbert Negrete, Buddy Torres Butan, Espeshua Renzi Narido at Richard Ditan na pawang mga nanirahan sa bayan ng Patnanungan. Nakatawag naman kaagad ang mga ito ng tulong sa Philippine Coast Guard at sa lokal ng DRMO na agad naman na natulungan at tumulong rin ang ilang mga mangingisda para sa kluluhan ang lumubog na bangka. Matagumpay rin na na-rescue ang lahat sakay ng at naibalik na rin sa kanilang mga bayan. Natahak na rin ang half-submerged boat na kanilang sinasakyan. Mula na itong mga nakalipas na araw ay nakakaranas pa rin ng masamang panahon at sa karagatan ng silangan ng Southern Luzon kabilang ang Quezon dahil sa umiiral na shoreline at nagpalabas na rin ang PAGASA kahapon ng warning ang PAGASA nga na ipinagbabawal muna ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng lahat ng maliliit na sasakyan pandagat, subalit ay hindi rin pinakinggan kaya ito ang nangyari, lumubog nga ang nasabing bangka. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benjan Chukya, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nakalawit ng Calabarzon PNP ang tatay na kabilang sa mag-ama na sospek sa pagpatay sa isang pulis noong September 2021. Sa panayam ng DZRH kay Calabarzon na Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, kinilala ang suspek na si Marlon Pasia habang patuloy na pinaghahanap ang anak nito na si Jo Maria Pasia. Ayon kay Brigadier General Lucas, nangyari ang pagpatay kay Police Staff Sergeant Manzanilla noong September 2021. Bumalag kasi ang mag-ama sa drug buybust operation sa Barangay Salawag, Dasmariñas City, Cavite. Binaril ng malapitan si Police Staff Sergeant Manzanilla nang matunugan ng mag-ama na pulis ang kanilang nakadil sa droga. Ayon pa kay Lucas, target sa operasyon ang anak ni Marlon na si Jo Maria Pasia. Mula noon na nagtago na ang mag-ama sa hiwalay na lugar. Ngunit dahil sa pinaigting na manhunt operation, nakwelyuhan si Marlon Pasia sa Bacoor City. Mahigit na 2 taon ring nagtago si Marlon Pasia bago nasukol ng Proper A Regional Intelligence Division sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Vicente Kabatingan. Ayon kay Kabatingan, tukoy na nila ang whereabout ni Jo Marie na sinasabing problemado dahil wala na umanong pamilya na gustong kumupkop dahil sa krimen. Samantala, nasa 342 na ang naarestong wanted person sa kabuuan nitong mahigit isang buwan na operasyon sa buong rehiyon ng Calabarzon. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ako si Nochikakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.